Day 4. Ayan, magche-check natin ng si Mrs. Kompleto ba, Archela? All present. Kompleto ba? Later, gagawa na ako ng ano? Payroll. Payroll. It's Saturday, payday. Payday. Ngayong umaga, kinabit nila yung nahiram namin na generator sa pinsan namin. Shout out sa mag-asawang Perdi at Maima sa pagpapahiram ng generator. Shout out ba? Shout out. Shout out daw. Yan, maandar niya yung hiniram namin generator. Gasoline na gasoline engine siya. Ayan na, nakakabit na yung submersible pump. Half horsepower. So, wala pa kasing installation ng kuryente. Kaya generator muna ginagamit. So, ito siya. Half horsepower. Inco. Nakakabit siya sa 1 inch na hose. Medyo maraming tubig. Pero medyo matagal pa bago matuyo. Sasagay na lang. So lahat ng hukay may tubig siya. Yan si Kuya Aga. Ayan, gumawa na siya ng ladder. Para meron sa hagdanan. Para hindi daw siya malunod. Ayan. Ito hindi pa tapos eh. Yung pangatlo, ayun, nasa una, may tubig din tayo, Rachelle. Nasa San Luis. San Luis. Pampanga. San Jose, San Luis, Pampanga. Nanghiram kami ng ano, water pump. Ito, pang heavy duty ito. Ng dagaya. 5 horsepower. Bomba sa patubig. Sa mga palayan. Sakahan. Ito, mausay ito. Japan ito eh. Tagal na ito. Diesel ba yan, gas? Gasolina? Nanghiram din kami kay Maima ng ano, ng generator. Gasolina din. Eh pang ano nga doon, pang doon pang saksak doon sa sa water pump, sa pang barena. Water pump yun. Tanggalin natin yung gasolina. Pwede nagtimbang, yun ba yan? Pero si tatong linis na carburetor muna. Hindi ako makain. Para sigurado nga andar. Pero daming sak doon sa bahay. Yung mga gara-gara po na beans. Malikabok. Kailangan linis. Una pa lang, tinutukan mo na. Papaihi si Kuya Jojo ng ano. Papaihi. Papaihi. Ang gasolina. Kami mga hukay na naman kay kakaiba dyan. Kakasana nila yung nahiram namin na pump. Sasalubungan daw ng tubig yan. Kasi yan, nilagay lang yung sealant. Yung pinaka-gasket niya. Yung rubber gasket. Kinakasana nila. Ibang kulay, itim. Bro, eh, natulog nga yun. Kaya atot lang, malito lang.
Bale. Ito po, tingnan nyo na po. Tapos si Pogi, may bali ng 1K. May bawas ng 1K. Ay, marami-marami na naman sa Shopee. Paolo, wala. Bale. Tapos si James, bra nang natira. Si Aga meron din, bale, 1K. May bali siya. Thank you. Tapos si Kuya Ray, may bali din siya ng 500. Tapos 3 days lang yung pasok niya. Ay, ako yun. Ay, di pala. Si Ray, uli. Ah, umalis na? Hindi, baka nag-release ko. Ah, lunis na lang. Oo, sa Monday na lang. Salamat po. Salamat. Salamat, Lazada. Oo. Maraming salamat po. Magandang hapon. Recap lang tayo ng day 4 ng house building. So, halos wala naman masyadong nangyari. Hinawan lang yung mga sukal, yung mga basura. Kung mapapansin nyo, malinis na siya. Almost malinis na siya. Dati kasi nakabunton yung mga basura, puno, dahon, plastic. Although may mga natira-tira pa rin ng konti. So, ayos na siya. So, sila foreman, gumawa sila dito ng parang guide board. Ito yung guide ng magiging poste niya. Gumamit silang pinoli. Nakapantay siya, naka-align siya dun sa kabilang dulo. Ayun. So, naka-align siya. Yan doon yung magiging poste niya. Diretso. Ito naman yung mga nakasupot na basura. Hindi pa rin natatapon. Hindi pa dumadaan yung mga basurero. So, ito na yung nagawa nilang column. Pwede 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na column na siya. Kulang pa ng 2 column ng bahay. So, ito pa rin yung hollow block niya. Parang ginagamit lang na patungan. Pero sa susunod, order na rin kami ng mga 1,000 CHB. Number 5 or 5 inches. Then, nagpa-deliver din ng pipe. Lalagay kasi dun sa kanal para maging rampahan ng delivery truck ng graba saka ng buhangin. Ngayon, nakasarado na yung pinaka-storeroom barracks. Pinapakuha lang nila. Wala kasi kaming padlock eh. So, naka-ayos naman. Nakatabi naman yung mga gamit. Kasi ito na may napabricate nila ng mga pamporma sa column. Marami-rami na siya. And ito pa yung ibang mga coco-lumber. So ngayon, ang dami na nilang na hukay na naiangat ng mga lupa. Basa pa rin siya, may balong ng tubig kaya maputik. So ito nga pala yung hukay na merong bloke ng kongkreto. So kanina nung umalis ako, ginakhammer daw nila yung chipping gun. Kaya natanggal na yung bloke ng kongkreto, simento. Then nilagari yung sobrang bakal. Kaya yan, nakakapag-hukay na sila uli. Ang sabi ni foreman, dati kasi ang plano 2.5 meter yung lalim niya. Ngayon gagawin na daw 3 meters. Kasi hindi pa nakikita yung malambot, yung matigas na parte ng lupa. So ito pala yung mga bakal na nahukay nila. So ito yung dating tinambak dito nung nag-construct yung aming kapitbahay. And ito pa rin nga pala yung board. Mapapansin nyo meron siyang nylon string o yung PC. Dire-diretso siya. Naka-level siya dun sa kabilang dulo. So yan yung magiging guide niya pag yung tinayo na yung column niya. Pero unahin muna yung footing.
Pero ngayon medyo nahihirapan sila kasi mabalong pa rin yung tubig eh. Although nakahiram na kami ng pump, inuunti-unti pa rin naman nila. So itong saging nandito pa rin, nabawasan siya ng isa. Isa ba o dalawa? Ayun. Bumigay na yung isang puno. So patibayan silang napabato. Isa, dalawa, tatlo, apat. Patibayan silang apat. Okay, gumawa rin nga pala sila ng mini hagdan para hindi sila mahirapan magbabat akyat kasi malalim na yung hukay niya. So far yan lang po yung update natin ngayon, day number 4, episode 4. Yan, si Mrs. nga pala nagpasweldo kanina. Payday nila, payday Saturday. So ang susunod na pasok nila sa ano na, sa Monday na. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you. You'll be living your goodbye. Catch a glimpse of the outside, then you